Noong panahon ng una at ikalawang digmaan, may mga pangyayari na kakaiba sa pangkaraniwan. May mga kakaibang istorya na nabuo na masasabing pambihira, tulad na lamang ng istorya ni Sergeant Stubby, ang asong bayani ng unang digmaan. Kung gusto nyo malaman ang istorya ni Sergeant Stubby, iiwan ko ang link sa description para mas madali nyong mahanap. Ang bida sa istorya natin ngayon ay si Voytek, isang oso. Sadyang pambihira ang istorya ni Voytek. At yan ang aalamin natin ngayon. W-O-J-T-E-K ang spelling ng pangalan ni Wojtek. Pero base sa ating research, Wojtek ang pronunciation. Tara, sabay-sabay natin alamin ang istorya ni Wojtek. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo ng subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Noong panahon ng Tag-Civil taong 1942, ang bagong tatag na Anders Army ay nilisan ng Soviet Union para sa Iran. Kasama ang libo-libong Polish civilian na na-deport sa Soviet Union dahil sa pagsakop ng Soviet Union noong 1939 sa Eastern Poland. Noong April 8, 1942, sa isang station ng tren sa Hamadan, Iran, nakasalubong ng mga Polish soldier ang isang bata na may daladalang batang oso. Nakita ito ng bata sa tabi ng ina nito na wala ng buhay dahil sa mga ngaso. Binili ng Polish soldier ang oso sa bata. Dinala ng mga Polish soldier sa isang Polish refugee camp na malapit sa Tehran ang oso. August 1942, ibinigay ang oso sa Second Transport Company na sa kalaunan ay tinawag na 22nd Artillery Supply Company. At ang mga sundalo doon ang nagbigay pangalan sa oso at tinawag itong Wojtek, isang old Slavic name na pangkaraniwan na lamang sa Poland at may ibig sabihin na happy warrior. Dahil sa bata pa ang oso at isa pa itong baby bear, hirap ang mga sundalo na pakainin si Wojtek. Pinapadede o pinapainom nila ito ng gatas sa isang vodka bottle. Sa paglaki ni Wojtek kasama ang mga sundalo, natutunan nito ang mga bisyo ng mga sundalo. Natutunan nitong uminom ng beer dahil sa tuwing may magagawa si Wojtek ay binibigyan siya ng beer ng mga sundalo bilang reward nito. Natuto din itong manigarilyo o kinakain nito ang sigarilyo. Natutulog din ito kasama ang mga sundalo. Nakikipaglaro at nakikipag-wrestling at sumasaludo ito. Marami ang natutuwa kay Wojtek. Naging unofficial mascot sa Wojtek kasama ang 22nd Company. Nagpalipat-lipat sila sa Iraq, Syria, Palestine at Egypt. Kinagaya ni Wojtek ang mga sundalo tulad ng pag-inom ng beer, paninigarilyo at pagmamartsa gamit ang dalawang paa. Merong sariling tagapangalaga si Wojtek sa panahon ng Battle of Monte Cassino, tumimbang ng 90 kilo or 200 pounds si Wojtek. Sa Egypt, ang Polish 2 Corps ay nare-assign para lumaban kasama ang British 8th Army sa Italian campaign. Ngunit ang British transport ship na magdadala sa kanila sa Italy ay may regulasyon na ipinagbabawal ang pagsakay ng mascot at talagang hayop. Para makasakay si Wojtek at maiwasan ang paghihigpit ng British transport ship, official na na-draft si Wojtek sa Polish Army bilang private at miyembro ng 22nd Artillery Supply Company. Bilang isang sundalo, mayroon siyang sariling paybook, rango at serial number si Wojtek. Tumira siya kasama ang mga sundalo sa isang tent. Sa panahon ng Battle of Monte Cassino, tumutulong si Wojtek sa kanyang unit na maghatid ng bala sa pamamagitan ng pagbuwat nito na may 100 pounds or 45 kilo na crate ng mga bala at 25 pounds na artillery shell na hindi nakakabagsak, sadyang nakakamangha at tumatak sa alaala ng mga British soldier ang makakita ng oso na nagbubuhat ng crate na puno ng bala. Kinagaya ni Wojtek ang mga ginagawa ng mga sundalo
nabubuhat mag-isa ni Voytek ang isang crate na kailangan pa ang 4 na katao para mabuhat ito. Dahil sa servisyo ni Voytek sa Battle of Monte Cassino, na-promote si Voytek sa ranggong corporal. Dahil sa kasikatan ni Voytek, ang oso na may buhat na artillery shell ang naging emblem ng 22nd Company. Noong matapos ang ikalawang digmaan noong 1945, si Voytek ay dinala sa Berwickshire, Scotland, kasama ang natitirang bahagi ng 22nd Company. Na-assign sila sa Winfield Airfield sa Sandwick Farm malapit sa village of Hatton sa Scottish border. Lalong sumikat si Voytek sa lokal na mamamayan at mga press, at ang Polish-Scottish Association ay ginawa siyang honorary member. Matapos ang demobilization noong November 15, 1947, si Voytek ay binigay sa Edinburgh Zoo. Dito ginugol niya ang natitirang araw niya sa mundo. Paminsan-minsan ay dinadalaw siya ng mga journalists at mga naging kasama nito na Polish soldier. Namatay si Voytek noong December 21, 1963 sa edad na 21. Siya ay tumitimbang na 500 kilo at may taas na 5.9 feet.